Ganyan lang natin. Oh my God. Ano to? Sarap. Yung feeling niya ang sarap, ang daming parang feeling. Ako pala si Kagluton Kuis. At ako naman si Kagluton Sizzy. And you're watching Team Gluton Review! Sarap! Ang bango! So ang ginawa namin, magtitikman namin ang apat na iba't ibang klase o iba't ibang brand. Ng ube cheese pandesal. So ibig sabihin pag sinabing ube cheese, ube, saka yung cheese mismo ang nasa loob. Ang feeling niya. Ang feeling niya. Yes. So, titikman namin yun. So, binigyan namin ng konting twist. Para at least, para walang bias. Pag... Lahat itong apat na to, ano na to, natikman ko na. So, yung apat na brands na to, ito yung all about si... Blissful Bake Shop. Pandesal. And may isa pa pala. Yung isa pa, ito yung homemade na wala pang brand. Tinayin natin para apat, para malaman natin talaga yung mga lasa talaga ng ubi. Yung difference nila. Mag-i-start na tayo, di ba? Titikman na natin, yes, yung apat na magkakaibang brand ng ubi cheese pandesal. Pag yan ang sinabi ko, all about si Blissful Bake Shop. And Mrs. Pandesalan. Mrs. Pandesalan at yung isa, homemade. Wala siyang brand, pero... So, ang... So, ang ano natin, ang twist natin, magba-blindfold si Kagluton Sizzy. What? So, hindi pa niya ito natitikman, ha? Ako pa lang, ha? So, ngayon, ako lang nakakaalam kung ano yung titikman niya. Pero siya hindi. Mm. Diba? So, tapos, pag kinakain mo, doon mo siya re-reviewin. O doon mo siya pasabihin kung ano. Para yung honest niya talaga yung review. Walang bias, hindi ko alam yung brand, hindi ko alam kung ano yung packaging. Kung magkano presyo. Kung magkano, wala. Kasi naka-blindfold ako. So, yun ang gagawin natin. So, mag-start na tayo. Ayan.
sa mga kagluton, ipapatikim ko na sa kanya ang ube cheese pandesal! Pwede na ba? Yes! Pwede na siya! So ipapatikim ko muna, alin kaya dito? Ha? Pwede nga! Alin kaya? O sige, ikot mo. Ikot ko. Ikot mo na mabilis ha. Opia! Ito! So ito muna. Alam niyo na kung saan to ha. Ito siya. Gusto ko makita. Kaya maingay. Ito siya. Ang bango, sobrang bango. So ito, patikin na natin. Kunin mo na. Okay. Oh, ano natin yung kamay? Yan. Yeah, ito. Okay. Busin mo ah. Sige, pwede i-break ko muna. Gusto ko ma-feel eh. Pwede naman siguro ano. Ito ba yung... Yeah. Okay, titigaw ka. Ang bango. Ano ba ang kamay niya? Amoy masarap. Amoy tinapay. Amoy freshly baked. Tapos, it's soft. And gusto ko makita yung loob. Kasi yun yung exciting pagkakain ka eh. Yung makikita mo yung feeling. Kaso hindi ko naman makita eh. Oo nga eh. Yun nga eh. Lungkot eh. Pero ang bango niya. Sige, kainin mo lang ng kainin. Tandaan niya mga kagluton ha. Dami yung feeling oh. Yun agad yung una ko nalasahan eh. Una ko nalasahan yung ube halaya. Pero hindi ko pa nalasahan yung cheese. Pero nalasahan ko na yung ube halaya. Yun siguro yung una ko na bite. Tapos malambot siya. And moist. Ang dami yung feeling kung ano man to. Ang sarap. Bawat bite, may feeling siya. Parang dami yung ube. Tsaka natikman ko na yung cheese. Maubos ko to. Sa totoo lang mga kagluton. Ang sarap niya, feeling ko maubos ko to. Hindi na to taste test. Gutom na gutom niya. Kahina pa hindi ko makain. Sabi ko, Sisi, huwag kang kumain. Kasi kakainin mo lahat ng ube cheese pandesal na in-order natin. Mm. Kung ano man tong brand, hindi siya tinipid sa ube. Para mas naranasan ko yung ube than sa cheese. Tapos yung bread niya lambot. At sobrang bango din. Diba? No match yun. Sarap! Okay. Yeah! May review ko sa kanya, unang pagka-bite mo, sobrang lambot. Tapos, pag nag-chew ka na, may feel mo, ang dami yung feeling, dami yung ube. Nung kasi na-taste ko talaga yung ube, ang generous niya sa ube. Tapos, yun nga, malambot yung bread, it's moist. Madali siyang uyain. Tapos, yun yung parang once you pop, you can stop type ng pagkain. Yung once na nakain mo, hindi ka titigil hanggat maubos mo siya. Masarap! Okay. Mm-mm. Yung parang gusto mo pa ng second bread. Gusto mo pa ulit kumain. Okay, next na tayo. Sa mga kagluton, bago tayo mag-guess, iinom muna siya ng... Water! Palate cleanser. Okay. Bigyan natin siya ng water para at least... Yung remnants ng lasa mawala, no? Yeah. Bumukinom. Para mawala talaga yung kumapit na flavor sa bibig. Mga gluton, ang next naman natin ay ito. Pwede spin ko ulit. Ay, hindi. Ay, sige, spin na lang. Hindi, kasi baka doon. Sige. 1, 2, 3, go. Whee! Tignan natin kung ano. Oh, ito. Uy! Ito. Mga gluton, nakikita niyo kung ano to. Huwag natin sasabihin. Kala ko, madudulas ka ni. Mahimik lang tayo. O ano? Ito po siya. Ito. Ay, ito. Ayan po. Kung nakikita nyo. So, tatagin ba light natin, item. No? Siyempre. May halong twist yan. So, papatikin na natin sa kanya. Kukunin ko yung kamay niya. Kukunin niya ng ganyan. O, pia. Uy! Malaki! Malaki siya! Kung ano man to, ang laki niya. And malambot. Ito yung sobrang, ano no, sobrang strong ng amoy na mabango. Ha, talaga? Parang siya yung naamoy mo from afar. Parang ito yung amoy. Lambot! So, syempre, yung favorite ko gawin. Hindi ko makikita, so kayo na lang makakakita na pag-brinig is kung anong feeling at kung gano'n siya kadami. Wow, parang ang laki niya kasi tagal ko siya brinake in half. Okay. Ang laki.
start na. Siyempre, ikaw feeling ko, ito yung mas mabigat feeling ko yung dito yung feeling eh. So, titikman ko na. Ang bango, sobra. Wow! Kaya ang nag-wow pag bite ko doon agad yung feeling. Sarap! Ito hindi ako masasalita, papakinggan lang natin yung sinasabi. Ano to? Ang sarap! Yung feeling niya ang sarap, ang daming parang feeling ko yung na-bite ko, halong cream cheese. Feeling ko cream cheese to. Hindi ko alam kung mamarunong ako. Pero feeling ko cream cheese siya, tsaka ube halaya. Sobrang sarap. Yung favorite ko. Tapos malambot. Kung ano man to, ewan ko. Basta, moist siya. Moist din siya, just like kanina. Same naman sila ng softness. Pero nagkakatalohan kasi talaga sa feeling eh. Ito, yung kanina din naman, ang dami niyang feeling. Kaya lang yun, kasi more on ube. Ito parang feeling ko, may nalasa ng cream cheese eh. Para siyang mix na, tapos ang gooey ng loob. Yung ang gooey ng ube and cream cheese niya. Eh, lahat ng bite mo may feeling, ha? Pati na naka-blindfold ako, hindi ko nakakita yung kakagatang kong part, pero parang lahat may feeling. Yun, parang puro ube yun. Sarap. Yung kahit dulo may feeling. Malaki siya, ha? Pati dulo? Ah, pati yung dulo part, parang may feeling din. Grabe, kaya nang ubusin lahat, no? Ang laki niya, pero parang wala akong nakagat na walang feeling. As other side, may feeling din. Sobrang sarap. Parang magic. Parang pagkakainin mo, parang yung taste buds mo. Parang sarap. Gusto ko pa. Favorite ko to. Lasa cream cheese. Ang sarap-sarap. Ang dami niyang feeling talaga. Lambot. Parang siya nagme-melt sa mouth mo. Habang nagbabay. Ang daming feeling nun ah. Sorry pa ako sa ako, pero ang dami na yung feeling. Masa ang cream cheese and halaya. Solid ba? Hindi pa. Yes. May space pa. Ang sarap nung second ha. Kung ano man yun, ang laki niya. Tapos pag... Ewan ko kung may term sa hangin sa loob, pero parang pag hawak-hawak mo siya, ang bigat niya. Yung palang daming feeling, tapos siksik. Kahit di ko nakikita yun ang feeling ko ah. Tapos paglagay mo sa bibig mo, tapos pagkakagat mo, parang boom, ganun. Daming feeling, parang may burst ng feeling niya sa loob. Burst ng ube, tapos cream cheese, tapos ang lambot, tapos mainit siya. Kasi freshly baked. Hindi ko freshly baked siya. Tapos, ayun, parang bawat bite mo, yung bread eh. Ang sarap, gusto ko siya. Gusto ko pa ng isa nun. Di ba dalawa naman? Na-joke lang. Mamaya, so, mamaya! So, bibigyan kita ulit ng... tubig, palate cleanser. Oy. Thank you. Sarap pa rin. Parang nakabikit siya sa ngipin ko, pambaon ko mamaya. Nag-cream cheese. Ang sarap nun. Grabe yun. Medyo mahirap i-top yun eh. Sarap yun. Pero may second. Good job. Sarap! Sorry na tayo sa pangatlo. Hindi ko nakikita. Sorry. Sarap eh. Sarap eh. Yes. So ito ang pangatlo. So ikot mo. Spin the wheel. So nakikita mo, ito ang naturo. Ayan, ito. Yung ba ulit yun? Up. Kunyut ulit. Sige, yeah. Go. So ito. Ay, hindi pa ako busog. Ganun ako kalakas kumain. Ito. Pero siguro dapat pang ano Miss Universe para may pa-sounds din. So, okay na. Papatikim na natin sa kanila. May pa-headphone. Daklo. Uy. So, yeah. Magaan siya. Hindi siya kasing laki ng second. Pero ang bango din. Amoy siya yung tipo, kunyari dadaan ka ng bake shop. Bango. Ganun. Mahikahit ka bumili ng tinapay. So, bibreak ko na. In half. Sana nakakita ko din. Okay. So, ito na siya. Feeling ko dito mas maraming feeling. Feeling ko.
Ito pinakamalambot yung dowa. Intel. So yung pinakamalambot. Parang lambot. Ito yung pinakamalambot. Although lahat naman sila moist talaga and soft. Ito, ito na lambot. Sa akin din, nung nung nilipat ko siya dyan, yun ang pinakamalambot yung nakulakan. Dito naman, masarap din siya. Pero more on, ang natitaste ko is ube. Or baka hindi ko pa nagkakagat yung cheese part. Yung feeling niya, marami din siyang feeling. Pero more on ube yung taste ko. Hindi na siya makapagsaya dahil sobrang susunod na busog na siguro ito. Hindi pa. Hindi pa. Ayun! Yung last bite yung may cheese. So, yung last ko na natikman na pandesal, na ube cheese pandesal, sobrang lambot niya. So, perfect to sa mga... sa mga medyo mahina yung ngipin. So, sabi ka, mahina yung ngipin ko ah. Na perfect siya. Kasi malambot yung dough, so... eh, madali siyang i-break, kasi madali siyang uyain. Tapos, marami din siyang filling. Although, if lover ka talaga ng cheese na yung hinahanap mo talaga yung blend ng ube and cheese. Ito more on ube and masarap din naman. Okay. And yung plus dito talaga yung ano niya, lambot. Yun. Mag-iikot kasi last na. Ah, ganun. Wala na. So ito na yung pinaka-last. Makatumpat ulit ako sa second. So bago natin siya patikin, mag-iinom ka muna ng water. Dito ako nabubusog sa tubig. Thank you so much. So yung pinaka-last na titikman niya, mga kagluton, ay ito. So ipapakita ko kung ano yun, kasi baka marinig niya. Oo nga! Kailangan ko na pag Miss Universe na sounds. Ito. Ito. Excuse me. Ito. Ito. Okay. So, papatikin na natin sa kanya. Kunin natin yung kamay niya. Daklo. Ayan. Ooh! Mabigat din. Salt ko na ba? Okay na naman kanina? Hindi. Okay. Hindi masyadong strong yung amoy niya. Unlike yung second talaga yung sobrang malambot din and mabigat. Yan, break in half ko para makita niyo naman. Chiri! Wow! May feeling agad. Wow! Ito yung gooey talaga eh. Parang yung dough niya. Favorite ko to, yung third na natikman ko yung last is malambot yung dough. Ito naman, malambot siya na gooey. Ano ba tawag sa ganung term? Yung gooey. Gooey bulimit. Hindi ko ma-describe eh. Kapag uwi-uwi pa kasi ako eh. Ano sa ganun? Yung parang... gusto, it's... soft na... parang... hindi ko ma-describe yung uwi. Ano ba another word for that? Parang ano ba yan? Basta malambot siya. Na... medyo chewy konti, ganun. Na super moist na... parang hindi siya dry. Hindi siya dry kasi nga moist. Ito naman, gustong-gusto ko yung dough niya. Super moist. Pero yung sa filling, hindi ko masyado matikman yung filling. Na-feel ko yung filling kasi liquid siya. Pero hindi ganun ka-strong. Masarap din siya. Although yung flavor niya ng ube, halaya. Ube, halaya, tsaka yung cheese. Hindi ko siya masyado malasak. Parang ganda ng dough. Lambot. Parang ito na yung favorite ko na dough ah. Ito mo fourth yung last. Yung pinaka okay sa akin na dough. Parang gooey nga. Hindi ko kasi ma-describe yung gooey. Basta parang ang moist niya na malambot.
Bumibulilit nga yun. Bumibulilit. Ha, pili ka. Sarap ay, lahat? Masarap lahat? Sarap lahat. Last na ba yun? Last na. Thank you. So, pwede ko na makita? Ha? Pwede ko mulang hulaan? Oh. Hindi pwede. Okay, kasi okay. Meron pang dalawa pa eh. So, dalawa pa? Kasi pipili ka ng top 2 mo. Wow! Ano? Sige. So, ano yung top 2 mo? 1, 2, 3, 4. So, mga gluten, kailangan napanood nyo kung ano yung mga unang kinain niya. Pangalawang kinain niya, pangatlo, natandaan mo ko ba yung unang kinain niya? Siyempre! Pangalawa? Iba yung pangalawa. Pangatlo? Parang nag-life-changing yung pangalawa. Oh. So, ano yung top 2 mo? Top 2 lang nang walang ranking pa to ah. Parang basta top 2. Oo, yung dalawang favorite ko. Dalawang naging favorite mo. Simula nung kain mo yung apat. 1 and 2. 1 and 2? So mga kagluton, ito yung top 2 niya. O yung ito yung naging dalawang favorite niya. Ko. So ngayon, papatikim na natin. Okay, I'm sorry. Ako na magpapatikim. So ito muna ang uunahin natin. Ako hawa. Hindi ko na tuloy mahula. Feeling ko alam ko yung number 2 talaga eh. So, pero ngayon, diba? Panglaban. So ano ito, wala na itong review. Parang titikman na lang niya. Okay. Ah! Tasha, yung daob. Banda ulit. Gabi yung tikim ko, hindi tikim no? Lamon eh. Ubos. Ito yung masarap yung ube halaya sa loob. Cheese! Wala nang dinner. Ube, halayan niya. Alam niyo mga kagluton, kung, kasi katabi niya ako eh, naririnig ko yung pagnguya niya, yung paglunok niya. Talagang alam mo yung nilalasap niya yung kinakain niya. Excited every bite. Mm. Sobrang daming ube, halayan nun. Sarap. Parang cheese. Hindi mo siya more ube, halayan talaga nilalasahan ko. Parang sarap. Okay. Water. Last one. Ayan. Uy! Ito yung favorite ko! Feeling ko ito yung number 2. Feeling ko talaga ito. Ang laki. Tapos malambot. Tsaka mabigat. Tapos ang dami yung breadcrumbs. Feeling ko ito yung number 2. Kinin! Galaglagan nga yung ano. Uy! Yung breadcrumbs na. Oo. Yan. Ang breadcrumbs pala tawag dyan. Yan. Yeah. Ito yung number 2. Alam ko. Sa puso ko. Ito yung number 2. Kasi bawat kagat mo punong-puno ng feeling ng cheese, cream cheese to, feeling ko talaga sa kuberya. Alam mo, kitang-kita ko yung habang hini-acting, ginaganto niya, yung pinuputol-putol na hinamin. Nakikita ko talaga yung ano, yung nasa loob. Ito mo? Dumki pa. Nakikita ko yung nasa loob. Sizzy. Yung habang yes, kinakalag mo, lumalabas yung ubi halaya, saka yung cream cheese eh. Wow! So cream cheese na ito! Hindi, sabi mo eh, kung ng cream cheese kasi yung nalasaan mo, di ba? Ang dami niyang feeling. Oo. Ayun o! Feeling ko nag-ooze out siya. Feeling ko lumabas. Ang feeling. Ano to? Favorite kita. Alam ko ikaw yung favorite ko. Ito yung number 2. Boom. Dami, diba? Sarap? No. Pati ako nagugutom. Nagugutom yung amoy, no? Itong number 2 kasi kami pa lang alam mo na siya yun eh. Tapos pagkahawak mo pa ito to, ang daming breadcrumbs. Mabigat? Mabigat, siya malaki. Mm. Medyo nabubusog na ako.
Pero ilan ka na yung pandesal? Anim? Oo, apang-anim na yan. Kasi apat eh, no? Tig-isa. Tapos... So dinner na yun. Dinner mo na yun. Last bite, super sarap. Yung mga kagluton, hello! Hi! Re-review na natin kung ano yung mga kinain niya. Sabihin na natin sa kanya. Naka-excite. Yung one, yung kinain niyang number one ay... Ito. Ah! Mrs. Wow. Pandesalan. Yung number two naman ay ito. Pangalawang tinikman niya, ito yung Blissful Bakehouse. Yan, yun yung number two. So, yung number three naman... Sarap mo. Sarap niya. Ito. Number two. Ito. Ah! Ito yung number three. Yan. Yung homemade. Ito yung homemade. Physical store. Yung number four, ito yung All About C. Or All About Cupcakes. Or All About Cakes, Cupcakes. Or All About C. So, yun mga kagluton. Babalik na tayo at titingnan natin yung mga presyo naman niya. So, ang presyo ng Mrs. Pandesalan, 12 pieces ay 177 pesos. Kasi 6 yung ube cheese, tapos yung 6 assorted na. So, kaya naging 177 pesos siya. Pero kung gusto niyo pang kumuha or mag 1 dozen ng ube cheese pandesal, pwede kayo check yung ano nila, page nila. Pwede niyo tanong, di ba? O, kasi yung price niya depende sa flavor. So, check out niyo yung page nila para makita niyo yung kung magkano depending on the flavor. Okay. Tapos, pag gusto niyo mag-add ng box, yun, additional 15 pesos. So, kasama na yun, 177 pesos kasama na yung box, doon. So, dito naman sa pangalawa, ito yung Blissful Bakehouse. Oh, ang presyo naman niya is 199 pesos. So, 13 pieces na siya. So, yung apat, diba? Apat sa magkabila, tapos lima ito sa gitna. Kaya sa'yo naging 13 pieces. Ayan. So, okay na okay. Lalo na kasama na yung box doon, ha? So, 199 pesos. Tapos, meron pa siyang note. Meron siyang... Pa-quotes, kumbaga. Meron siyang, no? May pa-quotes. May inspirational quotes siya for the day. So, sa amin, it says, "If you get tired, leave to rest, not to quit." Mm-hmm. Yeah, so, magandang touch yung may ganung note. Ang ganda nga nung ano niya eh, yung box niya eh. Para siyang may cake. Cheese, pandesal. Kala mo meron kang cake. Oh, yan, so, maganda siyang pang-gift, pang-giveaways. 199 pesos lang siya. Yes. So dito naman sa homemade ni RJ's mom, 120 pesos lang siya. 12 dozen. Ang dami. Ang dami. 120 pesos. May pa-fiesta ka doon. 120 pesos. Uy, ano ba? Mape-pressure si tita. 1 dozen, 120 pesos na siya. So, kung budget-friendly lang talaga siya, kasi syempre... Pag nagkikrave ka, tapos ayaw mo mag-splurge, para pang merienda mo. Sulit na sulit yung homemade pandesal by RJ's mom. Okay, ito naman sa pang-apat, ito naman yung All About C. 250 pesos siya. So... Ilang pieces? 12 pieces din siya. Isang dosena din. So ito kasi halos ano, isang dosena. Kaso dito, isang dosena saka isa. Plus one. Ulit-una. Oh. So ito nga, 250 pesos. Tapos, for 1 dozen. Oo, 12 pieces. So 12 dozen na naman sasabihin. Nagkasya dyan eh, no? Ang ganda naman kasi ng packaging niya. Tinan mo naman, no? Ang ganda ng itong box dito, niya. May pa-thank you, tapos may note dito na sasabi. Kung paano mo siya i-reheat. Oo, pwede siyang microwave para sa best result. O kaya oven toaster. May instruction siya kung paano i-reheat para maganda pa rin yung quality. May logo siya, kitang-kita mo rin. Pareha sila ni Blissful. Big house. Pareha sila na may nakikita mo yung loob. Yes. Tapos ang ganda niya, may seal siya dito. May sticker siya. Oo, yan. Yung seal. Ganda. Kulay gold. Gold ba ito? Yan, kulay gold. Yan. So, yun. Pang-gift. Itong dalawang ganda, no? Ang ganda ng packaging nila, no? Oo. Ang ganda. May pati-ing. May appreciation kami sa packaging nila. Ganda. Yan, pang-giveaways, pang-gift. Oo. So, yun. Oh, ang ganda. So, yun mga ka-gluton. Kung nag-enjoy kayo, napasaya namin kayo, at nakita nyo kung at paano... At nagutom kayo. Kung paano yung tikman, kung paano tikman ni Kagluton Sisi na naka-blindfolded siya.
Habang tinatakam kayo at kinakain niya yung ube cheese pandesal ng iba't ibang brands. Brand dito sa May Kawayan. Na talaga namang napakasarap talaga. Lahat po yan napakasarap. Wala kami masasabi niyan. Pero syempre meron talaga na may preference talaga. Na talagang magugustuhan ng kahit na sino. So yun. Sa mga nagustuhan yung video namin, pwede kayong mag-suggest kung gusto nyo pang makitang blindfolded si Kagluton Sisi nyo habang tumitikim na yung paruleta. Mag-suggest lang kayo kung ano. Kailangan natin ano lang. At least apat. So, maximum na siguro. Maximum na apat. Maximum na apat na. Kasi syempre super dami. Na different shops or brands. Ano na pwede food, ko tikman ng naka-blindfold. Ano bang tawag para sa ganun? Para unbiased yung review. Tawag ano, na yung parang titikman mo lahat, no? Tapos i-rank mo siya. Okay yan, no? I-rank ko according to my preference. So ayun, mga kagluton, maraming salamat sa inyo. Siya si Kagluton Sizi. At siya naman si Kagluton Kuiz. And you're watching Team Gluton Review! Bye-bye! You! What? Ma-blindfold daw ah.